Good evening mga kababayan, mga subscriber, lahat po na nagtatangkilik sa aking channel na to. Biglaan po lang ako nag-video. It's 2:40 in the morning po dito ngayon. Maaga, hindi pa ako tulog. Kaya lang, kasi nagtatrabaho pa ako. Kagaya nung sinabi ko, tambak po ako ng trabaho. Binigyan po ako ng asawa. Hindi ako makatulog. Kaya... ayan po, nagtatrabaho pa, ang dami-dami ko pang trabaho. Eh kaya lang po, panood ko yung ano, napakinggan ko yung video ni Sir po. At ako'y matagal ko na pong nagtitimpi. Mula nung nakilala ko na si Nalando. Kinausap po si Sir Paul niyo po, nung isang araw bago ako pumunta ng Mexico. Ako'y inis na inis. Ako po ay napakabait ko pong tao, huwag nyo lang akong lukuhin. At sinabi ko po sa kanya, don't betray my trust. Yun lang po sinasabi ko sa kanila kay Lando, don't ever ever betray my trust. Nung pinick up po namin si Lando na magiging scholar namin ng PB team, kami ni Sir Paul, first of all, pinick up ko muna is Laura Bell. Tapos, nag-usap kami ni Sir Paul at sinabi niya tungkol kay Lando. Sabi ko, sige, pick up na lang natin si Lando, kawawa naman. Eh, syempre, siya nag-aalaga kay Laura Bell. Mula po nung pinick up namin nung October, I think September, October, hindi ko po binitawan yung magkapatid na yun. Niminsan, hindi kami nag-skip ng kanilang allowance. I gave them 8,000 every single month. Every single month po yan. Tapos, ang dami-dami pong extra na hinihingi nila Lando sa akin. Ako naman po, hindi ako nagbibigay sa mga scholarship directly. Ako po, dinadaan ko kay Paul. Okay, kasi I trust Paul. Ang dami-dami pong nangyari na pinagpapasensyahan na lang namin. Ang dami pong nangyari na dapat bitawan ko na sila. Kasi po ang pilosopo, kawawa naman sila. Siguro matuto sila sa mistake nila. By January po, talagang meron na naman nangyari bago ko uwi ng Pilipinas. Again, I forgive them. And, tungkol kina Limwell, alam nyo naman siguro yon. Tapos, may nangyari po kay Laura Bell. Hindi na namin blinag yun ni Paul. Hindi na nila po ipinagkalat na nahimik na lang po kami. Wala na kaming ginawa kundi inunawa sila, pinagpasensyahan, at itinuloy po, po namin ang kanilang allowance at saka scholarship. At one point, sabi ko kay Paul, ayaw ko na, bitawan ko na sila. Kasi wala na silang ibinigay sa akin, kundi problema. Wala na po, hindi na ako ano, masaya sa kanila. But again, alam nyo naman po, mabait kami ni Sir Paul. Pinagpapasensyahan na lang namin sila. Bago po ako umuwi ng Pilipinas, may nangyari na naman kay Limwell, inayos na namin yan. At tapos may nangyari kay Laura Bell, inayos na namin uli yan. Hindi po kami nagko-comments, wala kayong narinig sa amin. At mabait po si Weng, kami ni Weng po nag-uusap tungkol sa kanila kasi ang gusto lang namin po mapaganda ang buhay nila. So ngayon, bago po umuwi ako ng Pilipinas, binigyan ko po si Lando ng allowance to come to the Manila. Nag-usap na naman kami doon, marami pong advices, kami ng mga PB team, oo lang ng oo. At tapos bago siya umuwi ng Davao, I gave an extra money again. When I came to Davao, was 3 weeks ago, may allowance na sila, nabigyan na ng allowance. Wala pang 2 weeks. No, andun ako sa Davao po, binigyan ko na naman po ng pera. Kasi maraming ganito, ganyan, ganyan. Ang dami po niyang reason. Na-hospital yung kapatid niya, na-hospital siya, kailangan niyang MRI. Sige, patala naman kami ng padala. Padala kami ng padala. Kasi naawa nga kami. Siguro, one day, magbabago. Tapos ito na naman nangyari po. Imagine, 8,000
pesos a month ang binibigay ko. Hindi kasya po eh. Ang dami-dami niyang reason. Ang dami-dami niyang dahilan kung bakit nawawalan sila ng pera. At one point, sabi ko kay Sir Paul nyo, I think 2 weeks ago, Sir Paul, bakit si Irene, hindi naman ganyan? Bakit si Irene yung 4,000 pinagkakasya niya? Kasi si Irene po, 4,000 lang eh. Arts lang naman si Lando at saka si Irene, eh pareho lang sila. Eh bakit si Irene, hindi siya nag-e-extra na humihingi? Ang dami-dami ko pong scholar, hindi lang naman sila Lando at saka si Laura Bell. Ang dami po na kong scholar. Kaya kayong mga scholar ko, ito na sasabihin ko sa inyo, once you betray my trust, wala na kayo sa akin. Kasi you have to remember, I don't know you. Okay? Hindi ko kayo kakilala. I'm only helping you para sa ganung gumanda ang buhay ninyo. Ako'y napapaiyak po sa nangyari kay Lando eh. Nung isang araw pa namin pinag-uusapan ni Sir Paul nyo ito. Nakita nyo naman ang anong hirap namin. Hindi lang naman kayo ang aming scholar. Diyos ko, every month po nagpapadala ako. Walang ano yan, walang hinto. Nakita nyo naman, 2:40 na, 2:45 in the morning, nagtatrabaho pa ako. Para sa ganun makabiling ako, makaipon kami, matulungan ko yung asawa ko para walang masasabi ang asawa ko, para walang masasabi na puros gastos na lang ang kiniintindi. Maawa naman kayo sa akin, kayong mga scholar ko, maakaawa na ako sa inyo. Once na binitray nyo ako, walang wala na kayo sa akin. Maawa naman kayo sa amin, mga sponsor nyo. Diyos ko, nag-usap kami ni Weng, yung sponsor ni Laura Bell at saka si Lando, siya ang tumutulong. Nakasama ko. Alam nyo ba, nasaktan din yung tao. Ang dami din niyang pera na ibigay. Kung saan-saan yung ginamit ang mga pera. Imagine si Tita Weng nyo, nagbibigay ng napakarami din. Sabi ko nga sa iyo, Lando, nagkita tayo, parang executive ka na, naka-call center ka na. 18,000 a month is not enough. Sabihin mo sa akin, saan ko pinupulot ang pera? Nagtatrabaho ako, Lando. Kung alam mo lang, nagtitimpi ako kasi gusto ko lang mauna si Sir Paul mo na mag-vlog. Maawa kayo sa akin. Napakabait ko naming tao. Huwag niyo akong lukuhin. Huwag niyo kaming lukuhin. Ang dami-dami ko ng pasensya sa iyo. Alam mo, ang dami mo nang nagawa na kamalihan. Iniintindi lang kita, Lando, ha? Iniintindi ko ang pamilya mo. Tungkol kay Limuel, alam mo nangyari. Tungkol kay Lorabel, alam nyo ang nangyari. Hindi ko kayo binitawan. Hindi lang kayo iblinablan. 8,000 a month, Lando. Paano mo ginawa yun? Paano mo Alts lang naman ang scholar natin. Sinabi ko pa sa iyo, nagkita tayo dyan sa Davao. Pagigyan mo, pag-aaral mo, kukunin kita, mag-nurse ka lang. Gusto ko mag-nurse ka para makukuha kita, mas madali. Sinabi ko pa sa iyo, at sabi mo, oo, tita. Sana, Lando, kung wala kang respeto sa tao, wag naman gawin ganyan, Lando. Maawa ka naman sana sa amin. Nagkita na tayo dalawang beses, Lando. Puros oo ka lang ng oo. Kung ano ang gusto mo binibigay, kung ano ang dahilan mo, binibigyan ka namin ng extra. Sabi mo, kailangan mo ng MRI. Sige, magbigyan na naman si Sir Paul mo ng 5,000. Kailangan mo ng medicine, magbigyan na naman kami ng 2,000. Na-hospital yung kapatid mo, nagbigyan na naman kami ng extra. Ano yun? Hindi ko naman pinupulot ang pera. Eh bakit ganun, Lando, ang ginawa mo sa amin? Ang sama po ng aking ano. Pasensya na po kayo. Kasi nasaktan po kami. Nasaktan po ako. Nasaktan si Weng. Kaya po kayo, kung may mga sponsor pa niya na linuloko niya, please sabihin nyo lang sa amin. Ha, sabihin nyo kay Pogong Biyahero, kay Sir Paul. Grabe naman yung ginawa mo. Buti na lang maaga-aga pa, hindi nagtagal yan. Imagine, October kita pinick up, Lando, ha?
October, November, December, January, February, March, April, May. Naka 8 months ka rin sa akin. Na 8,000 every month. Ang dami rin pera yan. Na pwede kong itulong sa mga talagang may kailangan. Na pwede kong itulong sa mga taong nangangailangan na walang pagkain. Bakit ka ganyan? Bakit mo kami ginawang tanga? Inis na inis ako. Nagtitimpi lang ako. Ilang araw na kausap ko si Weng last week. Nagtitimpi lang ako. Hindi lang ako nagsasabi kasi hinihintay ko si Sir Paul na magsabi sa vlog niya. Sinabihan ko si Paul, Paul, puntahan mo doon. I-vlog mo sila. Tignan natin para mahinto ang kalukuhan niya. Na, yung mga sponsor na rinuloko niya, sana wala naman po. Grabe. Alam mo, napakabait ko sa inyo lang to. At lalo na si Weng, napakabait ni Weng. Bakit mo kami lulukuin? Lahat na ata binigay ni Weng sa inyo. Gusto lang kayo meron din mga magandang buhay. Kaya lahat po ng scholar ko, ito ang tandaan nyo. Once you betray me, you're done. Because let me tell you something, I don't know you. The first thing is, I really don't know you. Kasi ang pera nakikita lang naman yan eh. Ang pagtitiwala, hindi po yan you cannot, pasensya na ha. Hindi yung po may sasauli, hindi na. Pinagbigyan na kita Lando how many times? 2 beses na eh. Hindi walang nakakaalam kung ano nangyayari. Kung wala na, hindi namin binablang. Hindi binablang din namang Eddie tsaka sina Sir Paul Imian, sina RJ. Tahimik lang ang PBT kasi ayaw namin ng gulo. Kayo talaga na, inabuso nyo kami, inabuso ako, inabuso nyo si Weng. Kawawa na, ang dami namin binigay ni Weng sa inyo rin. Ano ba kayo? Lando, sana kausapin nyo si Sir Paul nyo, ha? Sabi niya, off-cam. Sige, off-cam. Gusto ko lang marinig kung anong dahilan, bakit ganun. Kausap lang kita 3 weeks ago nung nasa Davao ako. Pinagpasensyahan na kita, Lando. Gusto ko lang mapunta ka dito sa States, kaya sinabi ko sa'yo, mag-nurse ka. Tutulungan kita hanggang college. Yan ang usapan natin nung nandyan tayo sa Davao, nandyan ako sa Davao, nung binisita po kayo. Sinabi ko, tutulungan kita hanggang college, pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Sabi mo, upo tita. Sana lang doon magpakita ka kay Sir Paul mo, kausapin mo kami ng off-cam, kaysa kausapin mo si Tita Weng mo. Kasi kawawa din si Weng. Kausapin, i-message mo si Sir Paul mo, kausapin mo siya, mag-off-cam ka. Bakit ano nangyari sa ano? Sa tiwala namin sa iyo, nalagaan mo si Lorabel, kaya sinama. Buti po ka mo, hindi nangyari. Kasi ang promise ko noon po, sila sa Davao mag-aaral. At bibigyan ko sila, covered lahat dapat yun, ang expenses nila. Eh may nangyari po eh, na hindi maganda. Kaya ako ay nagdalawang isip. Kaya lang alam nyo naman po kami, si Sir Paul mo, mabait. Itinuloy pa rin namin ang inyong allowance. Kahit papaano sana makatulong sa inyo. Sila pa ang naghanap ng mga tirahan nyo, sina Sir Paul nyo. Lando, please lang, anuhin mo si Sir Paul mo, kausapin mo. Kaya lang ako, no, I don't wanna be part of you anymore. You betray me. You betray my trust. Once you betray me, tandaan niyo po yung mga scholar dyan, ha? Once you betray me, you're done. You're nothing to me. Let me tell you something, you're nothing to me, Lando. Ang kayang-kaya ko po kitain yung pera. Hindi ko ako. Ano, wag kang magluko. Kawawa si Tita Weng mo.
At saka kung sino pang mga sponsor yan na linuloko mo, kawawa sila. Okay? Sana, you know, one day, I'll talk to you, I'll try to forgive you, but I won't trust you, I won't forget what you did, but I will try to forgive you. Dapat wag mong saktan si Lorabel, okay? Wag na, wag mong saktan si Lorabel. Yan ang hindi maganda. Ipag-pray kita, kahit gaan ano ang ano mo, mag-ask ka ng forgiveness, magdasal ka, ipag-pray kita, sana magbago ka, sana maisip mo yung ginawa mo, sana ang dami mong linoko, linoko mo ako, linoko mo si Tita Weng mo, linoko mo ang pamilya mo, linoko mo si Sir Paul, sina RJ, nakawawa silang nabas sa bus, kung ilan, si Cooper's Blog, tsaka si Mang Wanshu, ang dami-daming nagbash sa kanila kasi hindi nila alam ang istorya. Si yung mga ama mo, mga pamilya mo, mga kapatid mo, binitray mo sila lahat. Okay? So again, as I said, Tulando, I forgive you. God knows how much I try to help you. God knows how much I wanna change your life. God knows that I have plans for you. And I even tell you when I was in Davao that I want to bring you here in the state para matulungan mo mga pamilya mo. Sinayang mo lahat yan. Oo ka ng oo, promise ka ng promise. Sinayang mo lahat yan, Lando. Alam mo, Lando, na hindi kami bumitaw sa iyo and we, I gave you 8,000 allowance every single month kayo ni Lorabel. At anong sinabi mo kay Weng? Na hindi ako nagpapadala. Na hindi ako nagbibigay. Huwag naman ganun, Lando, ha? Huwag ganun. Sana po mga kaibigan, mga subscriber na nagtakilik ng aking channel, maunawaan nyo po ako. Talagang nasaktan po ako. Nagtitimpi lang ako since last week. Kasi bago ko makausap si Sir Paul, nag-usap po kami nung Friday. Kaya, I keep my mouth shut and I'm waiting for him to vlog first. Kaya, kung pwede ko lang sigaw-sigawan, sisigaw ako. Alam ni Sir Paul yan kung paano ako nasaktan. Lalo na si Weng. Kaya kami ni Weng, nag-usap kami na dapat i-vlog. Okay? Okay, to Lorabel, I still love you. And Sir Paul and I will talk about you kung ano ang gagawin namin, okay? And we will update you, Weng. Salamat again sa pagtulong sa pamilya nila from the bottom of my heart. Lahat po kayo, mga scholar ko, yan ang tandaan nyo. Don't ever, ever betray me. Once you betray my trust, kahit sino kayo, okay? Kahit sino kayo, don't ever, ever do that. Yan ang sinasabi ko kina Sir Paul nyo. Don't ever, ever betray my trust. Kasi hindi ko kayo kakilala eh. You're nothing to me kung tutuusin nyo. Okay. Napakasakit po eh. Pasensya na at ako'y umiyak kasi I was this very, very disappointed. I'm so disappointed. Ang sabi ko na nga, ang pera nakikita yan. Kaya lang, he disappointed me so much. Noong last week pa ako umiiyak. Kaya pasensya na. Lahat po kayo, pasensya na. Sana makatulong ako. Wala stress ng umaga dito. Salamat sa inyong lahat. Thank you again for pagsubaybay sa amin. Pagsubaybay sa aking channel. Pagmamahal sa mga PB team. Please subscribe. Pasensya na. Ha? Thank you so much. I love you all. Good night. Good night na dito. Good morning na pala. Thank you.